Buenos días, señoritas y señoritos. Buenos días to all those watching from the Philippines, or buenas tardes, good afternoon to our friends abroad, and buenas noches to those watching at in the evening. So anywhere in the world or in the Philippines. So eto guys, kagagaling lang tayo sa meeting after 1 year kay Yorme Isko, and dami pong talagang lesson. Kahit nagbigay na po ako ng reaction video, this is another reaction video that I am making habang fresh pa sa isip ko yung mga diniscuss namin ni Yorme off the record. So isa po dyan na nakita natin na very tahimik po siya ngayon, because he wanted daw to, according to him, to give a chance to this government. In fact, silently tumutulong pala, marami nagko-consult sa kanya at tinutulungan niya yung mga cabinet secretaries, cabinet members, and local executives how to do their jobs, dahil siya galing talaga sa field. Alam niya kung how to may wealth of experience siya na as a former executive at also former DSWD secretary, and also former PNR official yung sa mga railways. So pero sabi niya, inamin niya na muntik na siya nagsalita about an issue na break na sana niya yung self-imposed silence niya in support of the Marcos government. Muntik na daw siya nagsalita doon sa issue ng Maharlika Fund, lalo na kung isinama daw yung GSIS at SSS. Kasi sabi niya, yan GSIS and SSS, pera ng bayan yan. Hindi yan pera ng gobyerno. Hindi yan dapat galawin. In fact, pinakita niya sa akin yung resibo niya, kung magkano tatanggapin niya in his retirement from government service. Pinakita niya po, kinong pinakompute niya. Kaya sabi niya, hindi ito pwede galawin, yung GSIS fund na ito. Kasi kung bumagsak yung GSIS, baksak rin yung pension funds ng mga sa SSS, yung mga private citizen pensioners, at saka yung dating government government personnel and officials kagaya ni Mayor Isko. So kayo ha, sa gobyerno akala nyo tahimik si Mayor Isko, pero don't test him. Lalabas rin yan, at pag magsasalita rin yan kung meron siya mga bagay na nakikita na sobra na talaga. Yung isa na dito, yung sa Maharlika Fund. So muntik na. So yun. So nakikita natin na andyan pa rin talaga yung love of country ni Mayor Isko, and with due respect sa elected president, he's giving his full support by keeping silent sa administrasyon ni President Marcos. Dahil, you know, we have to observe the law, and whether we like it or not, kahit ayaw man, hindi tayo masaya sa outcome ng eleksyon, and we are in the same boat, and he is the democratically, kahit yung bumoto sa kanya yung mga 31 million SD card citizen and voters, at least andyan na. So patulad kay Blackcaster, kung maganda naman ang ginagawa ni President Marcos sa West Philippine Sea issue, sa US centric foreign policy kaysa kay China centric foreign policy ni President Duterte, yung approach niya sa laban sa drug problem, drug menace, na yung mga big time pushers ang hinahabol niya kaysa yung pinapatay yung mga small time users and pushers at mga inosente. So we support that. Pero yun, kung kwan naman, inimical to the public or disadvantageous to the public, we state it out for the government to know. So maganda itong attitude ni Yorme na tahimik siya, pero he's helping people gain employment through this cut media. Yun, nakikita nyo, parang si Blackcaster na kahit maingay tayo,
hindi tayo puro nga, puro salita lang. Meron rin tayo gawa. And we are putting up a commercial building in Quezon City, in Zamboanga City, to give employment rin and to give livelihood. Parang si Yorme talaga. So, ang lesson makukuha natin kay Yorme talaga is, yung sabi sa English, when you're given a lemon, make a lemonade. So, sa US kasi yung lemon, parang, lemon car, palpak na kotse, yung parang medyo na-down ka, nag-lemon ka. So, gawa ka na lang ng lemon juice. Ganon yun. If you get a lemon, make a lemonade. So, si Yorme, hindi siya nagbukmuk sa pagkatalo niya. He made his time for his family and nagtayo siya ng negosyo. Kasi negosyante rin naman talaga siya. That's why I like him. Pareho kay Vlogcaster, pareho kami negosyante. So, that's the lesson na you always reinvent yourself and pick up the pieces. Tulad siya, syempre mas sikat na siya ngayon. Hindi lang siya artista, hindi lang siya mayor, kundi naging presidential candidate siya. So ngayon ginagamit niya 'yan to attract more people in his businesses. Ang dami na niyang kliyente at ang dami niyang empleyado, nakita niyo. Almost 20 yun mga empleyado niya and months pa lang sila nagsimula ha, hindi pa nga 1 year eh. Kasi ginawa niya ito after the elections na eh. So and yet they are growing so fast kasama na yung Discovery. So all of it are sign that nakita niyo naman yung aura ni Yorme na it really shows a very happy Yorme and I'm very happy for him. Na it really shows na very contented siya, wala siyang bitterness, wala siyang galit, wala siyang puot. Bumata siya, gumwapo siya. So that's the best thing about Yorme. So siguro tayo na tapos ng election, siguro ganun na rin gagawin natin. Na tigilan na yung parati natin binabrand sarili natin na kahit ako naman iniiwasan ko gamitin yung word na mga Iskonyan or Pinklawan or Dilawan or ano pa yun yung kay Marco supporters naman na may mga pangalan rin tayo sinasabi sa kanila. Tapos sa eleksyon maging Filipino people na lang tayo, ang dapat na lang punain natin yung tama o mali sa gobyerno. And in this case syempre ang nanalo, diyan ang ibibigay natin attention. Huwag na natin upakan si Yorme, huwag na natin upakan si Lenny. Wala na, tapos na yung they already lost and wala naman silang ginagawa na masama para sa atin. Dapat punain natin. Wala na sila sa gobyerno. So tigilan na natin 'yan and concentrate na lang tayo doon sa kwan, doon sa on what to do now and how to improve ourselves. And parang nakita natin sa gobyerno ito na parang wala talaga malasakit sa atin, as shown by the Maharlika Fund budol-budol program. So like Yorme, let's help ourselves, let's keep ourselves busy kaysa sa namumuliti ka tayo. Although, punain rin natin yung gobyerno, pero let's help ourselves. Magtayo tayo ng business. Kung tayo sa gobyerno, kung gusto nyo ma-promote, gumawa kayo ng magandang trabaho sa private sector. You study very well your work and you show dedication para ma-promote ka at tumaas yung sweldo mo. So, yung ganon. Siguro, what the biggest lesson that Mayor Isko taught me is ito na lang, self-help. Yan naman talaga yung kaya progressive countries, yung mga European and American countries, Canadian countries, kasi hindi sila umaasa sa gobyerno, they rely on themselves. In fact, nagagalit pa ka sila kung nanghihimasok yung gobyerno sa buhay nila. So they guard their privacy and their independence very well. Hindi pareho dito sa atin, natamat-tamat, walang ginagawa sa buhay, walang ambisyon. Pagkatapos kung nagka-ospital o nagka-problema sa buhay, yun, Mr. President, nananawagan, tulungan nyo naman kami. Buti kung nanalo si Mayor Isko, buti kung nanalo si VP Lenny, may talagang tulong
mararating sa atin. Ngayon, wala eh. Pera na nga natin kukunin pa raw sa SSS at GSIS. Mantakin nyo yan. Samantala yung 203 billion na estate tax, hindi binabayaran. Pero kukunin yung pera na yan, yung pondo para sa Maharlika Fund, sa pera natin. Kaya, wag na kayo umasa. Wag na. Forget getting any help from the government. The lesson that Mayor Isko has taught us is we should help ourselves na lang talaga. That is the best thing to do and nothing else. So please, nakita nyo naman yung mga vlogs ko kay Mayor Isko. Please share this to us, it to as many friends as possible. Wag na tayo mag-brand sa isa't isa ng mga pink lawan, mga Duterte-tards, na mga ano pa yung tinatawag sa Kwanan kay sa mga supporters ni Marcos? Ano pa yun? Mga red. Mariano Gold. Oh, mga Kwan. Meron yun yung sa red, ano pa yun? Ano pang red sa Tagalog? Meron rin yun. Pula. So, Pulawan. Oo. So, wag na. Ngayon na lang, Filipino people tayo, all monitoring the government. Kung tama, praise it and support it. Kung mali, ako, nakikiusap ako sa inyo noon nung policy ni bagong policy ni Marcos sa West Philippine Sea. Sinabi ko sa inyo na let's support our president on that policy kasi baka he will come under attack from China. And he really came under attack from China. So, pero dito sa Maharlika Fund, like Mayor Isko, dito rin, this is where I draw the line. So, ganun na lang po tayo. This is the biggest lesson from Mayor Isko sa meeting ko sa kanya after 1 year kasi ayoko nga siya i-distorbo. So, lumago naman yung negosyo niya during that time. So, and he did not get any government help dahil puro private sector ang kliyente niya, mga artista and big corporations. So, yun na lang po ang gagawin natin. So, please share. Ang dami pong lessons from my... Please share my previous vlog and also this vlog to all your friends and relatives and tell them na in this channel marami po kayong matutunan from the people I interview. So isa na yan si Mayor Isko, and don't forget to tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and I'll be seeing you in my next vlog.